mga panahon lang to dahil sa laban, pero mainit ng konti pagkatanggal ng Amerikano natin. Akala ko, lalim ko ba init pa rin? Yes, it is quite warm. At talagang alam natin mabigat ang summer months. Kaya nagtitinda na nga ako na electric fan. Nagtitinda ako. May bagong racket si Dr. Hindi naman. Pero nakita natin eh, medyo sigurado mabigat ang labanan ito. Katulad nung unang laro, Santa Lucia versus Kibo. Dikit na dikit ang laro. Empisa na ng semis, siguradong bakbakan dito sa PBA. Sabi nga nila, dito magkakahiwalay yung mga bata at saka yung mga tunay na lalaki. Yes. Gordon's jeans, suot-suot ang kanilang familiar na puti. Ang magsisimula para sa kanila si David, si Hison Aquino Locsin and Jaworski Jr., Rasela Mustre, Asaitono, Abuda and De La Cruz Gordons. Yan at yan ang kanilang starting lineup. Except of course when Pido Arrencio is around, but he is around, so siguro medyo bagong salta pa lamang si Pido. Baka bigyan na siya muna ng feel by letting him come off the bench. Pero alam ko he's ready to play already. Opening tap, re-jump, sapagkat na pagtapik, hindi naman na-establish ang posisyon. Ang nakikita natin sa pwesto, si Asaitono again against Maglu Aquino. This is a re-jump. At dito sisiguraduhin na hawak ng San Miguel Beer ang bola. Well, hindi matapik ni Aquino yung bola sa likod no, para sa mga pagkampilit. See this matchup of Rosella versus David. Mustre at saka si Hison. Magandang masa din. Dr. J, first shot, three-pointer. Masamang pangitain ito para sa Gordos. Bumukul agad yung Asaitono. Well, libre-libre siya. But actually, Aquino could have challenged him. Pero napansin natin, Chino, parang gusto ni Aquino. Sige, tumira ka muna. Pero ito, hindi rin magandang palang ginawa ni Asaitono. Wala kang pagkakataon talaga maka-agaw ng ganong flashing ball. Ay magbibigay ka ng, you would say, a useless foul in this case. Malamig si Asaitono, malamig ang diskarte niya. Although mainit sa kabinet sa 3 points, pagbalik niya, unang foul niya, hindi madalang ang pwede niya ibigay sa ballgame na ito. Buka si Dudut. Dudut fires. Dudut misses. At ang bola palalabasin ni Art Villacruzo. Ang San Miguel Beer, ang kanilang familiar na pulang uniforme. At merong stripe na puti sa kanilaw sa gilid. Some pressure in the backcourt, partnered by David against Olsen Rosella. Dr. J, sa mga previous encounter ng dalawang kumpanya na ito, nakikita natin ang may kababaan sa score. Baba, kung i-compare natin doon sa mga score ng ibang teams nung sa elimination. Yes, we have another loose ball foul against Buda. Actually, 83-81 yung unang beses nagtakbo itong dalawa and nanalo ang Gordons on the paper shot by Baldavid, I'm sorry. And the second time around, 88-85 naman, nanalo naman yung San Miguel by 3 points. So, I think that's a pretty fair score. You know, that we go over the 80s, katulad ng first game natin, alam naman natin, 75-73, no? Mababa ang score, pinanalo na ng kapadang ng Pure Foods sa last second ng ballgame na yun. Samantala, ang unang error at Dr. J, ito ay napakalapit na kaibigan mo, si Glenn McDonald. Yes, it's nice to see Glenn at sa kanyang-kanyang may bahay ng si Peaches. I have not seen them for many years. Remember, they played for us in UTEX in 1978 and 79-80, won two championships, the last being here at Araneta in 1980 against Toyota. No? Tapos nag-coach rin yan sa UTEX. So, he's a nice fellow, former Boston Celtic. Dr. J, trap din ang gano'n, no? Parang reminiscent. No? Yes. Pero naka-historic na para sa napakaraming fans ng basketball sa buong Pilipinas. Aba, Dr. J, baka kailangan ng Gordos konting panggising. Yes, and that's gonna be an offensive foul in the season. 7-0 start. Yan ang sinasabi ko. When you start losing and they have lost 2 in a row, while San Miguel has won 2 in a row, you lose a little of your tempo and you lose a little of the confidence that you have when you usually play after winning ball games. Dr. J, nasunog nga kaya itong kupunan ng Gordons? Hindi dahil ka naman siguro. I think they're still a very young team, so hindi naman siguro masusunog. Pero ang problema, yung kumpiyansa. Rosella missing. Asaitono high up. Put back. Asaitono at score to the lead. It's a 9-0 lead para sa kupunan ng San Miguel. Magbabalik po kami kung gigising ang Gordons. Outlast Battery, winner of international awards for quality. Hindi pa rin makapagtala ng unang dalawang puntos itong Gordon sa kanilang natalaan dito sa ating main event at sa araw ng Biyernes. Meron tayong ano dito that they've only played once before this game dito sa Araneta and they lost that. Gordon's losing to Pure Food. Ang San Miguel 3-0 dito sa Araneta and finished this game and they've won all their games. Dr. J, nakapagtaka sa pagkara last year, ginawang istulang home court ng Ginebra, no? Itong Araneta Coliseum wherein they won 13 games out of the 17. So, napakaking bagay nung sa kanila. Pero ang pangalan nila na yun. Ginebra. Ngayon, Gordon, sa Cuneta na sila yung mga sigasiga. Noy Locsin Fields, inbound galing kay Val David. Parang tentative na konti yung Gordon sa atake, Dr. J. Yeah, the defense of San Miguel is stifling them. Hindi nila makakapira ng mga tatira. Hindi pa rin. Ang rebounding, Nelson Asaitono.
Sabi niya, akin tong rebound na to. Still scoreless on Bordons. Ang 0 sa 8:48 mark of the first quarter. Dr. J, nakakatakot na pangitain siguro to para sa mga fans ng Bordons. Hindi ko maintindihan. Although, hindi tama. Correct. Medyo pala naging tama. Pero hindi sila nag-substitution. They don't really have a very good defensive team on the floor. Yan ang problema nila. And finally, looks in. Nakapagtala. Ayun, yun lang hinahanap. Yung buhay naman ng puntos. Alam mo, talaga minsan, kinakamad yung buhay naman. Diba kahit na yung mga nagtitinda, nag-iusap ng post. Wala mo. Pwede nyo na lahat. Kahit na paubos na, buhay naman pa rin. No? Samantala sa buhay naman ng puntos ni Loxina, ibaba niya ang lamang to the 7. As I found another 3, wala. And he has taken 3. 3 points sa 2. Pasa, shielded. Pero nakuha ni Valdavid. Valdavid, dilaglag sa kanyang paboritong partner. Pero nandun si Asaitono for the rebound. Or rather for the recovery. Bukas si Rasela. Inilaglag. Tumama sa mukha ni Art De La Cruz. Hindi niya na-expect. He was thinking of going for the offensive rebound. Alam mo, maganda yung ginawa doon ni Vin Season. That he came charging up. And yun, hindi na-expect nga. Katulad na nabanggit mo si ni Art De La Cruz yung pasa. Still a 7-point lead here for San Miguel with 7:38 left dito sa ating first quarter. Season, pump-take ng pump-take. Balik. Yun naman ang kasarapan, Dr. J ng Gordon. Kapag nakatikim niya ng isang guhit, dredo naman yan. They are the boys. No? Alam naman, that's kind of late police. Missing-lasing yun. Di ba? Nakahabol yan. 7-18. Rasela umatake. Wala ka nila. Valdez. Tinalos. Mike Mustre sa rebound. Binigay kay Heason. Heason umatake. Ayan na ang Gordon. Four straight points para kay Dean Heason. 6-0 run. Alam mo, yung San Miguel, they can stand prosperity. No? Ang ganda rin naman yung ratsyada nila. Tapos bigla tira ng puro tagilid sa triple shot si Asay. But instead of taking better shot selections. No? Ang pagana lang pala yung Dr. J. Katulad niya, that's a better shot selection driving him the lane. Lumabit na konti si Art De La Cruz. At si Ruben Jaworski has been into life or life of Gordon since the season started. Ay, tatawagan ng foul. Really a wake-up call timeout na tinawag ni Coach Sonny Jaworski early in this quarter, Gina, dahil parang hindi siya natutuwa sa defensa, hindi siya natutuwa sa rebounding nila. Isa ka shooting, hirap yan eh, di ba? Mapapansin nila, you're a player, alam mo minsan, hindi ba basta-basta pa. As you take a look at Coach Ron Jacobs, medyo, it's not that really ruffled eh, rin naman si Sonny Jaworski. Nauuhaw na. Kasamang power age, yun ang produkto nila. Ano yun, nauuhaw dahil sa init din ng panahon dito. Alam din ako, ito ang one of the heralded defensive stoppers. Kasi De La Cruz, underrated din as an offensive player, Dr. Jim. Maraming na-issue dito, ha? Yes, he's not that bad. Because hindi ako, medyo scorer yan si Art De La Cruz at the post. Pero he's really one of the best. I don't know, sure that he'll make the defensive team this year, the way he's played. Si Dodo, thinking free. Pero ngayon, well covered by De La Cruz. Alam, malambot na naman. De La Cruz to Asaitono. Asaitono, 3 against 1. Asaitono! Nagsalay sa ere. Okay, alam mo, pag nagka-turnover ka ng ganun, especially at the top of the key, you are susceptible to a fast break attack. Hindi ka pwede mag-turnover ka. Mag-turnover ka sa ilalim ng goal. Medyo matagal yan, makakababa yung mga safety guards mo. Pero pag sa ibabaw, patay ka dyan. Patay ka talaga dyan. Double team on Loxin. Nilabas kay Dudut. Dudut as a three-point line. Dudut is short. Pero nandun si Madloki ng fourth rebound. Labas kay Heason. Heason, the drive. Ibigay kay Loxin. Loxin bumitin sa ere! Kasi siguro pinakamagaling sumayaw sa ere. No? Pwede tayong gumawa ng contest. Pwede siguro manalo si Nolly Doll. He has the best hand time in the air. So for Dr. Jeff, to think this guy weighs close to 240 pounds. Pero siguro sa kanya, natural weight na yan. Di ba? Oo, oh, dahil lahat ng titignan mo si Nolly, kaya niyang iangat yung kanyang katawan. Rasela is short and Marlo Aquino for the rebound. Umaatake na naman ang boys. Pero ito mukhang titigilid ni David. Bumanat si David, Dr. J. Pagbibabago ng pace ni David doon. Yes, that's why they are known as the best offensive team. Once they get going, they really get going. And the lead has been cut down to 10 from a high of 9 with 5 minutes and 15 seconds. But hindi kaya bantayan ni Jaworski sa post yan si Art De La Cruz and he will surely take advantage of that. Nakita niyo na yan, no? Nakikita rin natin si Jaworski among all the players na nakikita natin sa loob ng court. Ito lang ang manlalarong hindi nagugusot ang buhok. Well, katulad ng aking kaibigan si Elias Tolentino noong araw. Hindi nagugusot yung buhok. Mukhang ikonsyari natin. Well, Elias knows that. He's a real good player, real good offensive player. Hindi nagugusot. Actually, meron isang pumada noong araw na lahat kinakantulan yun ang ginagamit ni parin ni Elias, pero hindi na natin babalik ang mga pumada na yun. Plug, you know? Alam niya. Ayaw ko kung meron pa yung pumada na yun. Alam ko yung pumada yun. Dahil hindi ko na inabot yung pumada. Pangalan rin na isang kabayo. Ah, kabayo.
Walang place for the second free throw. Ito na, ipasok niya. 14-10 ang ating score ng Gordons patapos matulog kanina sa early goal sa first quarter, down by 4 points. So, see, a good goal shooting. That was one of the few misses that he had in the idea of the charity team goal. Dudut again. Pinakos yung pasa ni Dudut. Hindi na anticipate, masyadong mababa. Mama ata sa paa ni Lodi Baxter sa Malaxin. Dini na kalan. Dini sa kosa. Ang tawag ay. Hit the cross of the paa. Even tumama doon sa kamay bago tumama sa paa ni Lodi. The last touch ko si Lodi. It's a bad pass. And Mike Mustre. Wala. Nandun sa rebound. Ooh. Again si Valdovito. The second rebound off the court there. Bigay kay Dudut. Dudut umatake. Wala ang kanyang tiyan. Lodi Baxter. Asay ito. Ang sarap panorin ng dagitan sa ibang. It's very passing out. Fish. Dudut Jaworski continues to play despite the roars of the crowd of Gordons, you know, because they feel that it's about time to get somebody into the floor for him. Mike Mustre bukas, finger roll. Masyadong malambong dito sa tira. Hindi na rin makarangkaw doon San Miguel, no? Dami nilang oportunidad. Valdavid, ibigay ko ayon doon. Bilang rip. And so si Malo, kahit 6-9, magaling kumang fake yan. You know, he brings the ball up, gets people jumping up, and then he comes in with the layup or the dunk shot. But ito si Marlo, di have three. Ah, yes. Parang ligit ula. Yung upper body strength, malakas. Ito si Mike Mustre, binigay kay Abuda. Abuda, malakas ang tira. Mustre, kicking, and all looking chest. Tama na yung rebound nyo. Si David, tumatakbo na naman. Valdavid bukas, umakaki. Valdavid, nasigutan ni Valdavid. And Valdavid tatawagan ng coming from the outside. Entry ba yan? Walang foul yun sa lahat. Pero tinatabi sa position kapagkat paglabas niya kanina, kapag tira niya another, napalabas yung kanyang kamay. Actually, buong katawan niya, hindi ba? Sa few hits, sa ilalim. San Miguel up by 2 points after leading by as much as 9 early in the first quarter. They have 8 seconds to shoot. Saitono. Grabe ka complain dun kasi ang Saitono yun. Hindi maaabot kahit nino. That's his favorite shot, but it's really surprising that Gordons do not double team at that area, diba? Because alam mo naman pag pinapasok mo sa lola, that's his strongest shot. Pero ang San Miguel naman, every time yung babagsak ang bola kay Mami, ito ball. Pasahan pa rin King Season! Let's see how it works. Anim na si King Season, ha? Maga, nagbabaga si King Season at sa yung bumusto kanina, siya yung bumutas doon sa... Ay, si Noli Locks yung bumutas, sinunan niya. 4 points after that. Yung match-up na gusto ko kanina papanoorin. Asay Tono inilabag ang bola sa harap ni Loli Locsin. So, once na ginagawa ni Nelson Asya Tono, he has had a lot of games, pero nagugulat ako katulong ng ginagamot. Walang double team. You know, you're really forcing Locsin to have a hard time, and you might even get into foul. Look at the way he did double team on Loli Locsin. Hindi ba double team niya? Pero siya, pero ito ay Tono. Walang hirap-hirap on the other end. At si Loli Locsin, nakita na kahit sino, kayang tapatan at kahit yung buong San Miguel, kaya niya itang bitbitin. Kaya isang post lang. Kasi nila ba ito yung post play? Ayun, lumulun. Mustre and Mike Mustre have enough time, enough air space para isuting layup niya. It was a 5-on-4 situation. But pagkot na si Nolibs was still lingering in the backcourt a little bit. Vincent is gonna be fouled by Muratlo. Ang energy ni Vincent, punong-puno. No? Maganda ito, Dr. J. Oh. Tignan mo yung gagawin ni Nolibs. Alamang sa mama. Ang sinoliloksin lang ang nakakagawa niya. Alcohol of the PBA. Dr. J, nakikita mo si Samboy Lim at ako meron akong isang video. Si Samboy Lim, maniwala kayo't hindi. Yan ang idol ni Noli Locsin. Kaya si Noli Locsin, ganun tumira. Di ba yung mga bitin-bitin ni Samboy? Ang hindi. Oh, yan ang pinagpapatanglan yata ni Noli ng kanyang laro. Si Samboy, although you won't see Samboy in action, he's still injured. We have all the substitution as you take a look at Paul Alvarez. Si Art De La Cruz lamang ang naiwan sa original starting 5 unit ng San Miguel. So you can see Jacobs knows this game is not going to be won in the first and second quarter. He's got to pace his players. Valdavid losing his footing. Tinamaan siya ni Alan Pedic. Yung scrambling defense Dr. J ng San Miguel, napapansin natin every time awak ng basa ilang ibang team. Alam niya siya sa first shot. Last touch kay Marlo Aquino and Don Pulistico silently pumasok sa ball game. Yung sinayin mo yung substitution kanina Dr. J bago matapos. Almost platoon nga. Si Maron, si Alan Kaibig at saka si Ives Lignodice help out El Cusco. Alam natin si Maron pinasok ang itahinan konti si Olsen Gasela
At habang nakuha ni Dong Pulistico ang bola, he is fouled by Vin Sison, his third personal foul. And that spells trouble because Sison certainly is one of the players and they need him in the game. Dapat ito binigay na niya. Pero still, it might be a good foul if you ask Pulistico to shoot two and make two free. So, obviously, part of the season, at least the first 18 of the season. Oh, ano siya? Oh, ayun na, ano pala na dito, in between, nawawala pa rin eh, no? Ayun na, obvious na operation na, actually, arthroscopy, yung ginawa sa kanya, hindi ko pinuksan yun, pero yung operation na may dalawang needle na ipinapakasin ng tuhod, yun ang ginawa kay Pulistico during the off-season. Arthroscopic surgery. JB Gayoso, ipinasa ang bola, mapasok naman ni Gayoso sa loob, ang kapalit, saan kapalit ang Philippines, isang losing foul. Bukas na bukas, oh. Pero ang tibadi, to provide defense. Pero Dr. J, mabagal yata yung reaction ng Gordon sa defense. Hindi nila alam kung sino babantay kay kanino. Kasi ang nangyari, ng platong substitution except one. Tapos sabay pumasok ito si Gayoso rito. Eh pagbaba niya, nakatalikod siya, nandun na si Alga. Hinahanap ngayon, wala itong tumulong ngayon yung mga iba. Nahuli na sila. Alam natin si Alan kay Idik sa for all his career is more than an 80% free throw shooter, but he missed his first free throw. Only that, I think, together with that, there is Alan kay Idik to set the most consecutive number of free throws converted. So it's been a while, no? So indeed, mamaya, sandigin natin yung number, no? Pero bibigay na nila kay Noli Lefty up at 5 sa middle view. Wide open. Good one shot. It's open. Pwede na giving that shot. Kasi hindi ni James Kip. Pwede lang pwede na siya hanggang gusto niya. Dr. J, ito si Noli Lefty. And what power behind the legs. Sili na kayo ko kung anong klaseng jet ito. Ito kailangan maituro sa mga anak-anak ko sapagkat ito lang ang tanging player na mag-miss. Kukunin ng rebound niya. Ititira niya. Mimintis uli. At makukuha na naman yung rebound niya. Ititira niya. At ang mga pinag nakakagawa niya. Finally, we have Michael being taken out. Michael, as who have been in this for quite a while now, came in to replace him. Now, you see, ano nga yung mga pinakakain sa kanyang bata siya. Oo, dahil hindi ko alam kung anong dieta sa Bacolo. Siguro, ang Bacolo chicken, masarap yun. Oo, alam naman, alam yung dieta na yun. Ngayon, sabi ko nga, ano ba yung matuloy? Mano Tagalog, hindi. Mano Bacolo. Kumapalay. Tagalog pa pala. Hindi mo ako yun. Kaya na sa situation na San Miguel, the Gordon's team has still one foul again. Biligyan ng pick ni Pulistico si Alan pero hindi nagamit. Nakagawa ni Ortigas. Si Ortigas pressing the ball. Dumatake. This is good. And the luck is for the rebound. Ortigas is a foul. Hindi pa pasang ball. Hindi natin natin si actually for Mati Di Hoya na inoperahan sa paa. Well, he's not going to get the respect yet. And so, nabalibari ko pa in the air. Hindi naman kakaroon ng tawag. Ay, nang pasok pa. Hindi at alam nila ro na meron lamang silang 3 seconds sa kanilang shot. Yung point guard, malaki hubo sa cost ng ating first 12 minutes. Ang San Miguel, dalawa lang ang abante kontra sa Gordon. On its own, Paddock, pitching to the PA. Pagpapasimula na po ang ating second quarter. Narinig nyo ang ating buzzer at puntong ito. Nais kong batiin yung ating mga siklita ng Malboro Tour ngayon. Nagpapahinga itong mga ito, Dr. J. At bukas, alam ko, baka nasa barko na nga itong mga ito. Kung nakakapanood sila ng TV, kung yung barko nila may satellite. Kami yan sa mga siklista natin, Gordo's Gin fans, Dr. J. Well, they've got about 70-80%. Nice move there by Gayoso to get himself free for the jump shot. Saka isang segundo na lamang sa shot clock, di tawag tira yung air ball game. Maganda, Dr. J, kung gano'n ang gagawin ni Gayoso, no, once na ilalabas si Hison, makakapag-provide sa ng pool game. Ganun. But he's very capable. He's a shooter. Just like Alakay, which is a shooter. 2 minus 2, eh. Plus 2, plus 2. Pareho. So, na-cancel yung pukul ni JV Gayoso. 23-21, San Miguel Beer, still in the lead. Ang gabi, tinang yung buong first quarter. Bukas si Gayoso, ang ganda nito ng bola. Mario Aquino, bukas sa ito. Mario Aquino, the center move of a, sabi natin doon, parang small forward. Eh. Yeah. I think the first layup yun. Very quick ang kanyang pakilalagot. Mag-aya, 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 Marino emerging dito sa Gordon, sa ang pinakamalakas sentro, at samantala si Alan Kaylik, he does that well, Dr. J. Pahangat, talaga sa hindi pinong Dr. Pasi. Well, nasa siya na yan, you take a decision. If you don't want to take it, you'll never. Ibi-disiplina mo sarili na hindi ako nakakagat sa fake. Talunin na ako the shoot over my hands. No, I won't foul it, but he's a good free throw shooter, although he missed two from him. Alan Kaylik, hinintay ang pasa, wala rebound, lumulindag. At si Paul David again for the rebound. Paul David showing us his rebounding prowess is fifth defensive.
pasa niya sa ilalim ang tala, pagkikilas na late ng konti, pag kuha na medyo natapik rin ng isang defensive player ng San Miguel. Hindi si consistently nag-iikot ng player Ron Jacobs kaya sa kabila ng tipid na tipid ang pagpapalit ng player. Van David tumama ang bola, tatawag ang David sa blang ni Art Delpuz ang bola at rin ang substitution para sa kumunan ng San Miguel, similar to what they did kanina sa pagkatapos ng ating second half ng first quarter. The players are in good condition. You give them 3-4 minutes, you're going to give them to perform very well. Meanwhile, Lorenzo returns back to active duty after a long time. Basic games yung kanyang inupo, Dr. J. And they have to put him on the injury list. Sayang naman. We have a pushing foul. They're called on Pido Lorenzo. Papasok lamang sa booking. Pido Lorenzo missed a total of 6 games naman, Dr. J. Kapagka 14 game ng walo lamang ang ilaw ni Pido. Kakasigawan dito kay Barela, tipitakitaw. Alam ka, binigay kay Abuda. Abuda ka, binigay. Kita-kita. Sayang yun. He had the jump shot. He should take it. Because he has been making those kind of shots. At ang substitution pattern ng San Miguel Cobra. Pinapahinga ng sandali starters. Ibabalik muna starters. At ngayon, nasa loob muli ang kanilang starting unit. Except for Alan Gaidic. Bukas si Urquila. Kaliwang kamay na tira. Wala. Nakalimutan natin, nakalimutan nga pala si Urquila. Pero si Urquila, very good jump shot by Pilipit ng kami sa number 2. Couldn't make a shot, you know. At team-active to Tarorella. And she was going to be very nervous, very afraid to take those jump shots at this stage. And he'd be surprised he was using this ball game. Magandang bag-break in yan ni Dr. Pidgey sa kanya, Dr. Kasi asa ito, no, TV. Kapag try, pag wala sa area na yan, isa lang ay lapas. Inhalo yung ball sa post, and that's going to be there. Trouble. Wala na, I know. Kaya mo na, Dr. Pidgey, darating, no? Trouble. Yan ang problema ng San Miguel Bid. They don't have other than Dom Pico at King Mago Aquino. Yeah. Bumita ko sa kabila. Orquillas for the rebound. Eto ang Gordon. Nakakaamoy ng dugo. They're up by 2 points. They go to Mardo. Binigay kay Orquillas. Orquillas ang sira sa ilalim. Wala. Sabi siya, yung nervous na hindi ka kaya ng tayo. Yung problema. Good player. Does not play. But we don't have the confidence to play. Kasi Mike Lustres. Tupalpal ka! Binura ni Marlo ang kanyang tira. Inoli Lokin, kinapik. Ando si Mike Lustre, ayaw niya ng tumingat, bigay kaya sa Ipono. And that's what Marlo Aquino does. Ito, Dr. J, bigyan natin yung rotation ng bola ng Gordon. Lalaglag nila kay Marlo. Marlo curling. At ano, maabutin yung skyhook na ganun halo. Well, it's a cut from the weak side. Ang importante din for Asaitono was make sure he did not get into the cut. Kaso hindi siya nakatingin sa saan yung kanyang dilipensa, nakadating si Marlo. There was no way he could stop him. Tumatanggap yung bola. Urquillas missed an early layup, an open layup. Cut. Kini Marlo. Matangis siya. Wala pa rin. Ano na. Unti-unti na nakukuha. But that's his third miss of the ball game. Mike Lustre natawagan ng offensive foul against Pido Lorenzo na nakapag-establish ng posisyon na umatake si Mike Lustre. Pero alam mo ito, tignan mo ang gagawin niya. Look at the eyes of Mike. Look at him. That what happened here was he's gonna you know, looking far away. He's not looking at the goal. He's very worried of the player under him, you know. And that's the problem. Yan na ang take-off niya at saka bitaw niya malayo. Galing buhay sa kanto, birang takot. Oh, birang takot. Isa, sabi niyo, ayaw taka. Ayaw the guy in play. But what a play special, Alan Kitchen with a three-point shot. You miss four offensive pass. At pagbalik, binanata ni Alan Gaidic ng three-point shot. And Sonny Jaworski, doon mo naman yung sabi ni Jaworski, kumakita naman, huminga. Kaya nakikita natin yung... Tumitingin sa bench, eh. You just don't have to try, no? Pero I'm really surprised, you know, that settle down lang. Pero believe ka rin ni Sonny Jaworski, Dr. J, itataya niya na yung player niya yun. Kami mapitigas. Meron, pero... Iba rin yung nervous ng bata. Eh, magaling talaga ng ako yan. Pero takalawin ka rin ng ante yung sabi. So, sa alam ang gagawin nila, alam saan yung handa. Baka si JB Gayoso, unafraid to take those shots, Dr. J. Isang Gordos kontra sa San Miguel B. Asa ito, no? Tumira mo naman ng 3 points. Aba, o wala, pero merong foul. Kay Wilmer Ong, then Juli. Free throw shots para kay Asaitona, Doc. The only player that guards Asaitona that far out among the big players, dahil syempre may mobility rin ito dahil kahit 6'5 siya, no? But that's a very, very poor foul. Nung binitawan na ni Asaitona ang foul, ang bola, doon niya binangga. And that's like a thing, that player. Kung pumasok pa ngayon, magiging 4-point play pa yun. Nelson Asaitona, the league's leading scorer with the 29.5 average. Mas mataas pa yan kay Michael Jordan.
Because Jordan has come down. Yung kanyang steady at 32-point-something. The last few games at 46 sa ACC. 8 na lang ako yata. Kahapon, pinatay siya ng Miami. Mabi, malas yung bitaw ni Jordan kahapon. Ito naman ang answer ng PBA kay Michael Jordan. Hinga ang sa kanilang si Michael Jordan. Nelson Saitolo, naglalaro ng 41 minutes per ball game. At tingnan natin yung kanyang mga other contributions. 8 rebounds at 8 assists. Para kita bull dito sa ating conference na ito. Three free throws made by Aceitono. San Miguel takes a two-point lead. 6:35 left dito sa ating second quarter. Dr. J, pace ka ng San Miguel, no? Yung Colorado? Yeah. Well, scoring was pretty high in the beginning. 48 marked by halftime for one of the teams. So Mike Orquillas now being lifted at 15. Sa iba, lahat ng kanya, makabuti niya. Ang dami niyang layup, ang dami niyang pagkakataon. But the boy will learn. It's not bad. He's on key, Harenzo. Harenzo, pumukol. He's back! And that's a three-point basket galing kay Pido Harenzo. All of a sudden, we have Gordons taking a one-point lead. You know, the power of Chris Murphy. Favorito yan, Dr. Z, ng Gordons. Yan ang kanilang power. One of their main weapons. They're the lead. Ito, tinatso niya. Balik na naman si Ong kay Nelson as ito na sa labas. Eh, kita rin mo sa labas ni Nelson, pero matatama ang gandang passing. Dr. D, yung Art de la Cruz, ha? Kung strappy at strappy lamang, sobrang sipang itong si Art de la Cruz para sa mga tipi na yun. And a very tough player, Art de la Cruz is 5 minutes and 40 seconds. Push-up play para kay Aquino. Nako, ilista mo na to. Uy! Always shot that mark. Pero na-fake na niya si Pulistro, katulad yung nababang natin. Eh. Kaya ito nung kalusot. Ang anyang layup against Wilmer Ong ay namalo na ng konti ni Wilmer Ong yung power ng Neto Saitono just too much. 40 points in the body para kay Saitono. 16, make that 16 of the day. In the play here. Lorenzo thinking three, you had one earlier. They go to Aquino, Aquino beats the double team and fishes for the foul. Nakawa niyang foul, Kitong Pulistico. Ikalawang personal foul to the Marlon Aquino. So, alam na rin yung dumarating yung double, the curl na agad siya, no? Yes. Ang mga timeout, magbabalik po kami. Traditional fit. Club Roman jeans and shirts. Club Roman. Miss free throw yun, no? Partner by Marlon Aquino coming out that timeout. Victor Lucky Harlow. At ang laman ng San Miguel, natapyas to just 2 points. 5 minutes to go dito sa ating second quarter. Alan Gaidic is fouled and he will also take 3 free throw shots. Yun ang another bad foul. But let's take a look at the nice play here. First of all, you're going to see a pass by Harenzo to Marlon Aquino. They're going to expect the double team to come from Alan Gaidic. Let's run this play. Makikita mo. And then Gaidic is going to cut and they're going to move the right ball to Pison. Magandang spacing, magandang movement. Naka-position si Pido Arencio for a nice jump shot. So certainly, maganda ang ginagawa na spacing ang ball movement and player movement ng Gordons in beating the double team against Marlon Aquino at the post. At doon mo makikita, Dr. J, ang lakas talaga ng Gordons. They're in fact the league's leading offensive team, gaya ng sinabi natin, with an average of 94.8 points per ball game. At sa 3-point shooting, Dr. J, nasabi natin kanina, number one, yes, they are the number one 3-point shooting team with a 35.2 percentage from that area. Sa pantalan si Alan Udik, ipinasok yung niyang dalawa sa tatlong free throw shots. Well, Perry Saldana finally coming in to replace Marlon Aquino, who needs some rest with 4 minutes from long range. He's gonna have a jump ball between Wilmer and Nelson Aceto. Sinulilok si Dr. J, hindi na ibinalik muna ni Coach Stani Jaworski, mukhang ipapahinga siya, i-reserve siya para sa second half. Nakita namin kanina, although magandang laro na, tumutugot sa sapatos. Maybe sa second half, it'll be the last 2 minutes unless San Miguel pulls away earlier. Right now, still a manageable 4-point lead. Hindi ka pa mapapanik na sa bench ka ng Gordon's gym at this stage. Pinapik. Nag-aagawan. Olsen Rasela, iniwan si Harenzo Nakiga. Rasela met by Vin Tito. Rasela, binigay niya sa Itono. At Itono, yung 3. Pero bibigyan niya kay Adela Cruz, smaller guy sa depensa, tumama naman sa paa ni Pido Harenzo. Makikita mo, Doc, na talaga si Pido Harenzo ay mahaba ang layoff. At saka mukhang may problema pa sa likod niya. He hardly bent down or bent over para tungunin yung bolang yun to pick up that ball. Meanwhile, sabi mo nga si Barry Dino nagpapahinga. But, you know, Gordon's has got to hold down the fort on defense here.
uptake. Alan Gaelic, ginamit ang banda. Wala, tinapik ng bola. Nakuha ni Wilmer Ong. The defense held very well that play. Maganda pa pa defense ni Toyota. Pinigitan ng ice cream. Gayoso, crossover move. Gayoso, tumira pa. Banda, wala. Rebound kinuha ni Alan Gaelic. Pero Saldana seems to have lost his timing. Ayan ang mabigat. Because hindi na apat yung lamang, anim na yung lamang habang nagpapahinga yung mga key players mo. They cannot hold. This team cannot hold. Forcing back to the center floor. 6.3 para sa San Miguel. 37-31. Ang oras, 3 minutes and 38. This is the second quarter. Earlier, tinalo po ng kinan ng Pure Foods sa last second shot ni Quinto Pumari ng kinan ng Lucia. Atake ng atake. Tama yung ginagawa nila. At is the right to the team of the other. Isang gamit dinapatama. Igi si Aceitono. At yung iskwala nung tira ni Aceitono niya. Kung baga sa bilyar, parang dubleto yung Dr. Jim. Hirap to, na? Pero masterpiece rin niya yung mga ganyan. Ayun yung apat na naman, bigyan walo na lang. Walo na ngayon. Palaki ng palaki kung hindi magkasiwa. 3.5 minutes, walang na ang score. Wala mo, matatagdag ang pa sapagkat tumatakbo na naman ang San Miguel Beer. Bigay kay Alan Gaelic. Open layup para kay Alan Gaelic. It's a 10-point lead para sa San Miguel Beer. Well, they have a very funny lineup on the floor. They don't have a center and they don't have players. At the same time, they don't seem to have a lot of scoring effects. Although naman si Luiso Asensio, na Dr. D na kompensado. Kung wala kang post play, baliwala yung tatlo sa taas, dahil hindi kita lang nabibigat, they will never double team against those on top. Ayan, saka si Dick Nisol. And he scores. He is a 7-4. He continues to be the bright spot for this team in this ball game. Although three personal fouls for sure. He has that problem having to guard Alan and misses his 3-point attempt. And Wilmer Ong secures the level. 2 minutes dito sa ating second quarter. Harenzo na bitawan ng bola. Perry Saldana, ngunit ng lima kahabol sa bola. At ito yung si Karima to De La Cruz. Ano kaya ito? Mababayaan lang ni Coach Sonny Jaworski. Nakaupo si Rolosin. Ready to come in at the next level. Aceitono against Saldana. Aceitono, hindi nakuha ang tira. Saldana secures the level. Ibinigay si Hison. Hison, inatake si Aceitono. That would have been a bad pass kung si Hison. Kung baga saan yun, masamang pass yun kung si Jerry Rice ang tatanggap. That was almost an impossible catch and he caught it and had to shoot it against Aceitono. Pakita sa iyo, Dr. Dito, kung ano na pinilingin ng si Hison dito sa Gordon. Tama kumpihan ka na. At saka nito mo, dumitin ang history si Paco. Time for Alaksan. Also for rheumatism and arthritis, even for toothaches. 9 seconds sa shot clock ng San Miguel as we resume play with 1 minute and 18 seconds left in the first half. That's not plenty of time to really set up. They've got to go at it already at the stage. Hindi ko alam yata dapat kung alam mo sa ito niya. Ayun, may nabot. Matagal. Isa pang segundo. Counted na yun. Lusot na siya kay Terry Saldana pero inabot siya ng 24-second violation, no, Chino? Hindi yata nakikinig si Nelson Saitona na sabihing 9 seconds on the shot clock. No? Alam mo nangyari, Chino, yung hawak ni Rasela, umabot ng 5, tumagal eh. 4 more seconds pa bago niya pinasahan si Nelson Saitona. Terry Saldana, padaba-daba na lang ng sarili doon. Iniwan ni Art De La Cruz. He doesn't have an advantage over Art De La Cruz. Wala sa rebound. And si Terry Saldana has lost step. And Art De La Cruz is down. Tinamaan yung kanyang kanang tuhod. And they were injury timeout. Tinamaan yung kanyang kanang tuhod. No? Nagkabanggaan siya ng Terry Saldana. Terry Saldana sinugod yung kanyang actually calf muscle ito na masakit. Buti nilang hindi tuhod dahil hinahawakan niya yung calf muscle niya. And they wanted injury timeout. Itong hindi pwede nung mawala para sa San Miguel. They need this replay. It's late. Very productive para sa kanyang kukunan. Okay, hinihingi. Sinilag Juan Jacob sa lineup and really, alam niyang hindi niya pwedeng i-afford ang isang timeout at this point. So, papalala ni Gilbert Castillo, si Art De La Cruz, who is still down. Pinapalala na ni Juan Jacob, si Art De La Cruz, just in time. Numero tayo, 46.76 left. Ang San Miguel with a 6-point lead kontra Gordas G. Well, malamig na malamig ito si Gilbert Castillo. Itong tinatawag na pinasok dahil necessity, no? Necessity due to injury. Kundi, goes into the cleaning. At you can never tell, he can deliver 19 seconds left on the shot clock for the beer man. Kapilin ka, dapat always ka ready. Always, para kang boy scout, top scout. Ano ka? Sabi yung handa. Next seconds to shoot. Apo ka umatake, binigay kay Musa, yung monster pa sa kapit. Wala yung magkinuha ni Terry Saldana, Pino kay Hison. Asahan si Hison. Ito, mukhang yun ang pinapractice sila. So, anong bagay sa Saito? Tumira ng 3-point. Oh, malaking pass. One shot, ang hinihingi ni Ron Jacobs. Tama yan.
dahil the shot clock is off. Go for one shot. Pero Ginebra has a couple of fouls to give. One foul to give. But it's not going to be a foul. 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 It's top scorer of the league. May foul doon. Hindi binigay ni Salgayo. Lalabas lang ang bola. They're not aware of the situation. Si Asaitono with 20 points, 5 rebounds, 1 steal dito sa first half natin. Binigyan niya ang San Miguel ng 5-point lead as we head to the halftime break. Sa atin pong Adidas halftime break. Lamang ng limang pinulit po kasama si Dr. Jet. Dr. J, dito sa laban na ito, merong isang malamang maging problema ang San Miguel, and that has to do with Marlo Aquino. Yes, they've got to be able to stop him. Take a look at this play. Nag-pick with Manny Masani, roll it. Maganda dipesa ni Rasela, so he forces Horacio to pass out. Now, what happens here? Good defense all the way. All of a sudden, you're gonna see Marlo cut into the lane. Ito si Nelson Asaitono, nakatingin bitingin sa tao, pasok, maganda ang bigay na pasang. Nobody stopped him. And when he rolls, wala na makotest. Yung Alan is not gonna be able to block that shot from Marlo Aquino. So they've got to have... They got to hold on to that defense a little bit longer and stronger. Okay, titingnan natin ating mga numbers sa ating halftime summary. Kung makikita natin ang rebounding story sa Miguel, despite having a short of lineup with the four rebound advantage, bibigyan ng extra 2 minutes to warm up yung dalawang kapatid. No? Dr. J, gamitin natin ito para silipin muli. No? Assist, goal to 6 lang ng San Miguel, Doc. Yes, and 24 rebounds for San Miguel. Like you said, that's surprising. Ang field goal percentage, actually, Chino, mas mataas ang goal. San Miguel was given 3 free throws. Cordens was only given 3 free throws, making 2. Alam natin, dalawang beses na nabigyan ng San Miguel na 3 free throws because of a foul from the 3-point territory. Ito yung marunong mag-golf yung dalawang yan. Sabi ni Martin, he played golf. Farmer daw kanina. Hindi sa hinungay. Hindi, maingay maglaro yan. Ay, mag-golf yun. Tsaka yung telephone. Kami nga, nagalit kami ni Ed Pixon dyan nung isang araw, tsaka ni Anthony, dahil kasunod kasabay namin sila eh, parang opposite direction. Eh, nang naglaro kami, tumablo na kami. Nasa telepono pa rin, sumisigaw po sa telepono. Magbe-break ko kami, sandali. Si Ariel Rivera. Huwag na hindi. Sasabay natin. Magbabalik sa third quarter. Nag-uungulan sapagkat nasa loob si Coach Sonny Jaworski at traveling ang itatawag kay Lonnie Loxin as we start off the third quarter, Dr. J. Well, very tough defense in the interior by San Miguel against Lonnie Loxin's move. Katulad nga ng sabi, this is a very brutal, I think, quarter for Cotengin because usually dito na sila bumubuhos, and this is what we've seen in the past na nakakabalik sila from big deficits, although they're only down by 5 at this stage. Oh, watch out! Ito yung masak ng dalawang power forward. Saipon has 5 seconds to shoot na oras. Sinukit yung bola, and this is a turnover. Binigay kay Heason from Baldovic, at Heason stops one in. Ano, mali rin si Nelson. Masyado niyang inagaw yung extend in that last field. That's yung pag-unik. Sabi siya, pag na-intercept yung bola in that area, oh, delikado talaga. Ha-adol pa na palaga ng fast break. Dito ang bola ang sanigat si Mike Mustre. They have 9 seconds to shoot. Mustre, floater, wala. At ito na ang Gordon. Sabi mo, Dr. J, third quarter ang paboritong quarter nito. Marlo Aquino. Mukhang Baldovic. Luwat ng korte. Ang kapagpira. Masyadong mahina. Nakapit ang korte. Sela. Ang referees. There it goes. Malakang jump shot. Ang itawag ko yun. Buka ka. Eh, yep. Isolation play. Uy, natamaan sa... Hindi nag-stop. Because wala nga pito. Tama yung ginawa niya. Why stop? Nice. Up and under move. Basak si Mike Ustre. At ang bola na natili sa panic ng Gordon's Gin. Or rather ng San Miguel Beer. Ito, si Heason. Coming in for the stop. A real good player right team for the Parison. Ito si Heason, ipinapakita niya, more than the looks, he can play the game. De La Cruz, tumira, wala, and Heason again for the rebound. Nakatingin na agad siya sa unahan. Atake ang kanyang kapunan, binigay kay Val David sa gilid. Wala silang tira. David, bibigay kay Marlo Aquino. Marlo Aquino, sayang, pero ando si Noli Loxin. Ginamit yung kanyang katawan bilang panangga sa kumukonta sa kanya sa rebound. Well, alam mo naman, talon-talon si Noli Loxin. Kung hindi nakaka-shoot pa yung ang kapabi, hindi siya may tigil tumalun. You know? And all of a sudden, the lead is down to only 1-43-42. Tough defense here by the white shirts. Lalo na yung Jaworski, yung senior. Kanina, dinaanan lang ni Ardila Cruz yung batang Jaworski, very matandang Jaworski. Pinahihirapan siya, naka-rebound pa. And he's one of the better defensive guys who've ever had in the league. Alam ni Glenn McDonald yan. Tanong mo sa anak. Bibigyan niya, bibigyan ka niya ng thesis kung anong ginagawa sa kanya ni Jawo noong araw. Marami ba?
ang pasa sa ilalim ng antala sapagkat nandoon ang kamay ni Teddy Abuda. So, si Babagan parang looks tight. Mike Monster buka, umatake. Ang kanyang tirang takot, inulit na naman yan. Nakita niya si Dali, nandun eh. Alalay yung kanyang throw. And Jaworski brings the half down. Ayun, meron pa yung Batman. Tinutungan pa si Dali Luxin, yung kaibigan ko yan. For I've known for 50 years hanggang ngayon. Mabait pa rin. At dito pa dyan, kanyang papers. Maging bahagi na sa mga nagpapulisiyo. Nakabagi pa natin yan. Olsen Rasella. Binawi ng konti. Do you know what the difference on Sonny Jaworski makes inside the court? Yeah, he's fresh. I mean, he's a good defensive player. Yeah, but naman din niya kada yun ang unang lineup nila. Kulang sila sa defensive player. Kasi si Sonny magaling sa help and recover niya. Wala rin mismatch kay Sonny dahil matapang yun. Matapang. At saka kahit sino, lalabanan niya sa poste. Sonny Jaworski. Ito magbibigay sa atin ng decision. Papaano? To defy Father Time. Si Bintison na naman. Ang Gordons pa-atake na naman. Labang sila ng isa. 45. The red shirt. They came back very back that position defense. Jaworski to Luxin. Merong double team. Dumukot si Luxin. Ang kanyang dukot. Something that he has mastered dito sa ligan ko yung dukot. But concern natin si Noli Luxin. Parang merong kundit. Yeah. This is now the 15th game. Diba yan? In the first 5-6 games, eh, wala talaga. Yun, you're in such a good condition that you can keep on running the whole day. But right now, you know, he also has to play defense on the other end of this national side. So, hindi lang kupesa ang kailangan gawin niya, no? Yeah, pansin si Noli Luxin. He has 11, 5 rebounds. Oh, sumasok ang kanyang unang free throw. Ito something na sinasabi natin malagi, that something that he has to improve. And he has improved. It's just like Art De La Cruz, you know. Art De La Cruz used to be a very, very poor free throw shooter, but he improved in the PBA. So much so, I think in this conference, he's only missed 2 free throws over 20 attempts that he has had. So that's why yan, you know, the wanting to improve because they can shoot from the outside. So obviously, kaya nila mag-shoot from the 15-foot line without a guard. Dahil ang pambaya, tama na pang siya. Walang bantaya, kaya nga free shot yan. Nice pick and roll play here. Ang San Miguel is the shot clock their advantage. Hindi yan tumitira ng maaga. Area than 8 seconds. Palaging nauubos sa alam. Kasi ito na taking 3. Play again. Outlet pass to Noli Luxin. Noli Luxin binangga si Asaitono and he will recall for the charge. Maganda yung paro ni Hosani Jaworski and si Jaworski hindi mo makakalain 50 anyos mahigit ha. Hindi ba halata? Ito, ang goal natin early on. San Miguel missing 7 shots. Huh? Yeah, they're only 12% from the field. Well, Gordon is over 50% so far in this quarter. That's why they've made a pass. He's taken the lead, but we have a loose ball foul. On Luxin. Mahalawa ni Luxin ito. Meron lamang concern dito sa foul trouble ay si Vince Sonny is carrying 3 personal foul. And that happened in the first quarter, but he was still able to play in the second major level. Asai Tono, short on the shot. And Sonny Jaworski aptly in the rebound. It last touch De La Cruz. That good positioning on that rebound. He said to De La Cruz, you have to come from behind and pop it out. Meanwhile, pinasesenyas ng play ni Coach Jaworski kay Baldavid post play. Nakagaw naman. Nabasa ni Asai Tono. Basang-basa yun. You've got to give a big, nice pass there or a bounce pass. Okay? Because usually guys for the back are much bigger and they're smaller. Kita nila, dumarating yung basa. Ito si Abuda, ibigay ng bola sa ere. Maganda, isang pagkali sinaksak niya yung dibdib niya sa dibdib ni Marlo Aquino para hindi siya malan. Well, good straight up niya, panira yun. Eh. Kakainin niya. Balik sa muka ang bola. Isang gol. Bukas si Jaworski. Tingdi. Oh! Nagusto niya ang pagkakita niya. Glenn McDonald. Nandito ako. Naalala mo ba ako? Siguro si Glenn McDonald. Natagal pa. Glenn was a great shooter, pare. Kasi mga pick of the basket sa pitch, I think 75-76. Meanwhile, kabawi, wala ang Noli Luxin, high rebound. At ito yung adrenaline ng Gordons, mataas na mataas. Pati yung pagbaba ng bola, masyadong mababa para kay Rasella, si Jaworski tumira. At foul ang itatawag si Coach Sonny Jaworski. Get away from the ball. Yung minsan yung patalikod ni Sonny, pero wala siya sa position, and then he bangs again yun. Tatawagan talaga ng foul yun. At Sonny Jaworski, nagugulat sa kanyang foul, apat ang lamang ng Gordon. Outlast Battery, winner of international awards for quality.
si De La Cruz at two hits out of Hallory Jaworski. Hindi po sa pagpunta natin sa timeout na ito. Ito po ang ating commissioner kasama ang kanyang assistant na si Ricky Santos. At meron po si Ricky doon, yung sugi ng PBA, yung taga Bulacan. Yes. Sabihin mo nyo siya. Sabihin ko saan ang Darrell eh. Kasi nagbabakasyon si Darrell ngayon, ayaw kung saan. Pero ito, pag ibang coach niya, tabalitin, tulog na. Nga malik na i-cover. Heaton, Montic mabitawan ang bola, but he recovers just in time. Looping a pass to Aquino, Aquino, up fake! Ilista mo na yun. Yun ang sinasabi ko. He's a great player for a big man. You know, his thinking process is very quick. At saka kanya reaction. Pwede niyang itira sa area, pero feeling niya, kaya kong patalungin itong defensive player at hindi na lang ako mahihinto. At least, sa player dahil sa height niya tonight. Yeah. Nasarapan Dr. J dito kay Marlo. If he's 6'9", ang daling hanapin eh. Oh, that's another one of those great shots of Asay Tono. Naalala mo yan, yung panalo nila ng isang beses yata. Oo, oh, sa Pure Fuji, di ba? Yung tinira oh, niya. Inangatan niya ng inangatan si... Alvin Patrimos dito, sa kabila, sa Cuneta. But on that same right side, of the, left side of the farther court. Hinihingi ng isolation, binigay kay Marlo. Marlo against sa Saitono. Saitono na may ginutup. Marami siya. Tinakpan siya ni Marlo Aquino. At samantala nagbusa ng pass sa ilalim. Unang Marlo Patrimos. Marlo tried to cover the baseline and let him go down the middle. Pumilit si Nelson, alam ni Marlo saan siya pupunta. He had to take a fadeaway shot. And the rebounding, 11-2 in this third quarter in favor of Ricky Marlo! And Stein Jaworski's second assist in the ball game. Hindi naglaro ito ng isang araw. Hindi. Kaya rin nireserva niya para sa second quarter. Laro niya yung anak niya. Jaworski pa rin naglaro sa third quarter. Kaya rin nireserva niya para sa third quarter niya. Ewan ko ilang libo ng assist ang nagagawa niya si mag-asawa. Gumukot si Jaworski and he gets the foul of Sonny Jaworski. Siguro mo itong Araneta nakakapagsalita lang. At sabihin siguro ito kay Jaworski, ano, nandiyan ka pa? Naglalaro ka pa rin. Well, first of all, I've seen him, no? And then I've been involved here since 1977. So alam ko yan. I even remember a game where he beat us. Naalala ko niyo ang kasama. But he hit 8 3-point shots against us. Ah, yun yata. Dok, yun yung 3-point shot na hindi pa extended yung 3-point shot kung tabi sa all the way sa baseline. He hit those against us in the second half. Kaya kami natalo. Dok, kami natalo. You text yun. Yeah. Anyway, we have Art De La Cruz really improving on his score sa second quarter. Pero dito sa third quarter, nakikita rin nila na si Art De La Cruz magagamit nila sa post. No? And that he can, because Gordon is not a team that will let Art De La Cruz off at low post. Sonny Jaworski, a surprise pass si Baldavid. And si Baldavid tinamaan sa mukha. Oh, sa pool. De La Cruz, kabit na kabit siya. Parang yung nangyari kay Jason Webb kanina rin, halos, no? Na medyo nakamahal. Malakas yata yung pagkakapalo ni Art De La Cruz sa play na yun. At Baldavid pushing siya up sa regaling help. Well, bola hinahabol ni Art. It's clear, no? Na lumagpas lang. Pero masakit yung tama na yun. Si, you know, Art is a tough player, pero lately he's calmed down. He's played decent clean basketball. 3-point shot by Heaton. Ang tayo nun! Pero ang nag-provide ng screen was the big game himself. No? Setting him up for that with that nice screen. 3-point lead, 5-point. Or rather, 5-point lead para sa Gordon. A 3-point shot by Heaton. Bumaway si Rasela. Wala. Nakuha ni Marlo Aquino. Siya na nagbabalik. Wala. At umama sa paa. Yun ang mali niya. Rasela bibigay kay Asaitono. Asaitono ilalagay yung bola. And Jaworski hindi na surrender yung half foul niya. That's a bad move by Tito. He should give up the ball to him. He locks him to control the length of the floor. He can't do that. Kasi si Niloxin all silent in this ball game. We haven't seen his explosion to the basket. Well, yeah, the double team sila. I think I spoke too soon, Dr. D. Nag-explode that basket, pero... Ano nga, may tumawag lata ng foul. So, mawawala yung tabling. That is always the great dahil illegal yata o whatever. Technical foul, itatawag. Hindi, tingnan natin kung kanina. Hindi, may kumarik pala. Second motion. Kasi natawagan na yun. Okay, anyway, technical foul kay Baldavid. Second motion ang itawag kay Baldavid. Kaninong bola. So check-in natin niya kung ano natatawagan dahil hindi tayo nagkaintindihan sa referee. Play-in violation yung tinawa kayo ng UFC. Pero tingnan natin kung saan manggagaling si Baldavid. Ito yung tira eh. Ayun, sinalya ni Baldavid si Rasela. Yeah. Yun yung tinawag sa kanya na foul. A second motion. So the lead is down to only 2 with 2:58 left dito sa ating third quarter. Mike Luton. Iniikot ng San Miguel. Sa kanilang pagsasaga, bumuka si Rasela. Wala. Rebound nakuha na naman ni Sonny Jaworski. Ipinasa kay Baldavid ang nakatalikod. Si Baldavid ibigay kay Loxin. Si Loxin na nag-a-ring. Well,
loophole recoveries have started off some fast break points for Gordons, which they've been able to capitalize with. In third quarter, Gordons dominating the quarter so far. De La Cosi, Mungota ni Jaworski, napunta kay Abuda, they have 10 seconds to shoot. Masyado minus na. Nusren, afraid to point shot. Ayun si Art De La Cruz, crushing the boards. Huh? Sobrang lakas dun sa pagkukuha ng bola. Ang pasang naman ni Abuda, buksak season. At nagtatsaga pa rin sila. Kita mo, hindi pa rin pa madali. And tatawagan ng technical foul. And Sonny Jaworski, inusli ang kanyang paa. Yeah. Kitang-kita yung paa ni. Oh, yan. Yeah, Sonny Jaworski. Meron na nga. Yung sinasabi niya kay Varela, nakaharap pa siya sa mukha ni Varela. Meron na nga eh. Meron na nga ang tilawag eh. Ito, tignan natin kung saan magagaling ha. Tignan natin kung nasan ang paa ni Jaworski. He comes out, take away. Wala, hindi naman tumama eh. Oh, but the intention. Pero sabi natin, inalis niya kaagad. Yun ang sinasabi natin doon, yung intention na makasakit. Yun ang mahirap. So mayroong timeout para palamigin ang ulo ng San Miguel. Magbabalik po kami. The official rubbing alcohol of the PBA. Partner natin sa kalusugan. So Jaworski still serious. Ito lang pala. Ito natin kaluskaton. Oh, yung lumagpas pala. Pakikita natin uli, Dr. J, yung action yung nangyari. Yeah. Ang sinasabi ng mga referees, hindi nga tumama ang paa ni Sonny Jaworski, pero ang tinawag nila ng technical is the intention. Yung intention. Of course, he can also say that he was positioning himself. Tapos that's why, bago tumating pa si Ralela, wala na doon yung paa niya. Well, that's over. Let's see the game as it's played here. Asay Tono against Luxin. Luxin, all eyes on the ball. Asay Tono making his move. Naubusan ang oras. Wala na naman! And the second time na naubo, ang bola sa kamay ni Nelson Asay Tono. Rodin sa play na yun. Yeah, Luxin has been able to bodily prevent Asay Tono from getting into the 3-second area. Bangga-bangga ang katawan. No call. So, hindi naman nakakaano si Nelson. He has not really been able to get off a shot. Nakakagod yun na yung mga bangga na ganun. Duka unti-unti. Si Malabas pa. Ito mo ang pangalawa. Alang natutuwa siya, siguro nakita niya si Glenn. Pasikat niya yan. Oh, nakakadalawa na siya. And this one was dead center. 2 3-point shots in the body para yung Sonny Jaworski. Meron up by 6 points. They go back to the next one. Asa, no? Way Nelson should operate closer to the basket and get that speed to the baseline. At makikita mo itong Sonny Jaworski, no let up. Pero nito, no let up din. Bukas si Asa ito, no? Will he challenge Jaworski? Yes. Pinabanda, wala. Rebound down ni Buda. The scrappy Buda at work. Takot paski Alan Kidik. Jaworski recovers. Tumira si Algay. At bola mapupunta. Panig na gawin. Bikit ihisong. Ison libre. Ib pinabit ang banda. And that's gonna be a delay of the game warning against Ison. Dahil that was a terrific shot. Pero pagkatapos nun, pinabit yung bola palabas. And that's gonna be a delay of warning called against the Gordons team. Nagwawala ang mga fans ng Gordons. Umukulog po sa loob. Araneta po yung madagundong ang paan ng napakarami. Libo-libong mga fans ng Gordons na nandito sa loob. Natutuwa sila at lamang sila. They need this ball game, especially with the victory of the hot atmosphere. Nabos, malapit na yan. Malapit na yung mga yan. Rikiki Abud ang bukas sira sila sa gilid. 10 seconds to shoot. Bukas si Olsen. Pinagita kalwa, wala. Take it, Asay Tono, wala. Rebound na kuha ni Asay Tono, pero merong foul. And what strength Asay Tono has, Dr. J? It's on Nolly Loxin. That's number 3 on him and also the 4th team foul now on Gordon. Si Nolly Loxin, merong key putos in the ball game and 6 rebounds. Pero karga na ngayon. Three personal fouls. Correct. So sila ni Hisong, they're in the same boat with 3 personal fouls apiece. The difference of 3 seconds sa game clock at shot ng San Miguel Beer. So sa play for mag-double team yun. Ah, nice ground the middle by Abuda. Galing din ang peke, no? Inabangan, pinakarga sila doon sa post na play. Nilaglag Abuda. Well, open layup. Well, it last shot time, actually. Pero may fouls to give ang San Miguel. Eh, sinuli, namamadali. Naubos ang oras sa panig ng Gordon sa pagkatapos ng third quarter. Sila ang labo. T5, T1, and Sonny Jaworski. 6 points, 3 assists. Walang palya sa 3-point area. Yan, si Coach Sonny Jaworski para sa Gordon. Si Alan Kaydick libre at binigyan niya ng 2 puntos muli sa Miguel. By the way, naroon in the ball game facing Marcela. Naipit si Marcabi. Lilosin tayo na nakakuha offensive rebound despite a lot of red shirts in front. No? At tapat ang umahar niya kay Lilosin. Ito, tingnan mo Dr. J, ang one of the highlights in the third quarter. Mario Aquino has learned a lot from Jaworski. Yung pagbabato ng ganyan. He's perfect in a sense at timing. Or two defender. Kaya it's not really a good throw. Pero he's almost able to get something out of it. Meanwhile, fast break pass Dr. Day ng third quarter. 10 para sa Gordons, 4 lang sa San Miguel. Pero ito, bumabalik na ang San Miguel, pero na-miss ni Art De La Cruz yung banda, no? Takbuhan dito. Kasundot si Hison, na lumabak ko na. Kuni Banta ni Valdavid, at binigay na muli ng pagkat po, talamang. Of course, he's saving that ball from going up. It's right to miss of Valdavid, that's an assist.
the what you call hustle. No? Yun ang kaya siguro hindi niya tinatanggal ang sarili niya dahil parang ang intensity pag wala siya mababa. Mababa, oh. Ito si Abura. Hindi makapira kay Marlo, nagbago isip na. Pero Alan Ting, K-Play. Triple B, galing kay Alan Gaidik. May init na speak. That's 5 on the other end. Maroon kay Dr. Paul. Heason's got to stop double teaming. He's got to worry about Alan Gaidik because Gaidik's beginning to get hard. So, pwede. Ito yung sinasabi ko. He saves the ball. Although out of yata, should have been called out. Saving yata. Pero, hindi wala tayong beat na hindi. Sigurado, yung mga fans si Miguel. Dapat outside, bola na ng Gordon, eh. Pero A4F, Coach Sanis. Ito, 27 points in the third quarter to only 18 by San Miguel. Nag-3 points up siya. Pero nakuha ang rebound ng Alan Gaidik. Hindi niya nabasok sa ni Jorge. Gaidik was also looking at the shot, you know. Kaya nga hindi niya iniisip na usually misses from 3-point shots are long bounce. And Jaworski knew that. Ito si Jarencio ay pinasok sa ball game. Tama yung pinalit si Bagdavid. Pinayin ng bangun na rin. Hindi niya ba si Bagdavid there at the post. Ito, ito naman another triple. This one from Heason. Exclusive tonight, ha? He has 23 points in the ball game. Sobrang sabog ni Vinci dito sa game na ito. At ito, Gordon's business, ha? Natalo sila ng dalawang beses, Dr. J. At ayaw na nilang madagdagan pa yung kanilang back-to-back losses na yan sa Elings. Open, ha? Si Marlo, hindi siya makatik. 5 seconds to shoot. Si Naron, hindi malam kung saan pupunta. Binato na lang ni Abuna yung bola at natapos ang shot clock. 24-second violation. Yan ang masama. Kasi pag mablanko ka naman, Loki, nakita mo sa harap na talaga ang tira mo. Ina nakita natin sa kahirap at yung sarinidig natin sa ball game, kuray suka. Eh, parang nervous na nervous sa loob ng court. It's a tough game. It's a tough game right now. Heason umatake. Wala ang kanyang tira. Batang foul. Spindle. At siya ay putang free throw line for the shots. Nakita ni Rodrigo ang indecision na ron. At papagpan niya ngayon ang kanyang guardia. Si Olsen Rosella ang kanyang ipapalit malaman. Yes, probably. Meanwhile, you know, Heason is very quick to take advantage of the openings that he sees, especially if Kaitik is going to be late on defense rotation, eh, makakaroon ng openings in this season. Heason ay sinatakas ang unang free throw. Ito na, pumasok na ang guard. At si Naron, tinatawag ni Ron Jacobs upang kausapin, sinasabi sa kanya na read my lips, Dr. J. Alam mo kung ano sinasabi. Pero kita mo yung pagalit niya. Hindi yung pagalit na nambun, parang muna, no? Hindi mo naman pwede pagalit. Siyempre, malamang yan. Pag-ayos, he's beginning to learn the rope. And you know, this is the PBA. Look at Gordon's field goal percentage in the third quarter. 23%. That is wide open there. It's in, wala. And Nolilo sin, yung angin sin, adapot, hanggang kapitong rebound sa ballgame. Umaatake si Vince Heason. Hindi siya nakakakuha ng puntos pero nakakakuha siya ng foul. Si Art Dela Cruz ang tatawagan ng foul. Si Vince Heason, Dr. J. 8.5 points niya. Ito ng Italy Heason na 25 puntos. Well, Ryan having some problems going in. Well, check. Malo Aquino! Wow! In your face! Dr. J, yun ang tinatawag kong facial. Yes. Ano yung dermatologist? Ipunta ka ba ng derma, partner? Si Atay Tono bibigyan isang facial ni Manu Aquino. You know, when he goes up in the air like that, no matter how strong the wound is, parang idinadala na niya yung kamay ni Atay Tono. Oh, inangat eh. Sinama, kita mo yung tawad. Yun ang sinasabi kong deceptively strong, yeah, na Manu Aquino. It's like Charles Barkley. Pag sino mo sa area, ay ka, sasama ka niya. Sasama ka, isusura rin niya. Pwede. Manu Aquino connecting on the free throw. To give Gordon 6-3 lead at the ball game at 9 points. But the pacing down by Jaworski in the second quarter is helping them. Finally, humingi ng timeout si Olsen Rosell. A 20-second timeout humingi ni Coach Ron Jacobs. Time to regroup. Para sa kanya ko muna, alam nila, mahirap ito. San Gordon, siya nakakaramdam na sila'y pamutok na. Pumuputok na talaga sila, Dr. J. Well, lumadyada na sila. Courtesy of Heason. And I think the leadership of San Jaworski. Itong San Miguel, maiisip mo ba na ang isang team na sila din pipilay-pilay ay nakakarating pa sa semifinals? Well, it's a tribute to their determination, no? At saka their team play. More than anything else, their defense held through the first 6-7 games. And then eventually their offense began to bloom also as some of the players began to get confidence. Now, this game is far from over. It's 9 minutes. Although, Gordon's has certainly turned around. Ngayon ang laman nila from being down by 5 at the half.
Which is what he did in this play. He did get the screen, got the ball, and got that one-on-one play against Vito Varencio. Kasi dati inaabangan niya lumapit sa kapsid. Ang last one. 9 minutes. A 6-point lead para sa kapunan ng Gordon's Gym. At foul ang itatawag sa ilalim. Si Abun ang tatawag ng foul. Ikatlo ni Abun yan. At dahil nasa penalty na. Ang Miguel, ito rin sa free throw situation ito. Well, it's a big contrast in the first half wherein San Miguel had the benefit of shooting free throws. Like I nabanggit ko siya kanina, 14 ang binigay sa kayo at they made 9. Gordon said only 3 given them, they made 2. Sinulak si Bicino next time, kanyang unang free throw shot. 8 minutes and 57 seconds left dito ating a ball game. Lamang play ng Gordon contra sa San Miguel Villa. Nalulupsi na, 8 rebounds and may nakakita nyo. Hindi ka pala ang tataka, Dr. Seth natin nyo. He averages 10 or a little bit ng ball game. 14 points dyan. Isa pa sa one sequence, nakakatatlong. Nakalong ng kalinga sa offensive, nakakatatlong rebound ng one sequence ng back play. Rebound ng Divo, sinulupsi dito. 8 seconds to shoot para sa San Miguel Villa. Posting up. Sa ito, 4 seconds to shoot. 3 seconds to shoot. Wala. Rebound back. Sakto na bitawan ni Vito Jarenzo. Dito mo dito ha. Pagkatapos na kanyang misyu ba, balapot ng konti. Hindi, he is not 100% fit. No? Hindi pa siya 100% na nakakabalik. And that's a bad miscue. Eh? Mag-isa ka ng riba, wala ka na magalagan. Hindi pa makuha doon. Kailan sa kuha doon. Sa ito, no, Andres Luxi sa kanyang harapan. Making his move. Pinangat ang bola sa harap ni Noli Locsin na foul. Yun ang hinahanap na palagay ko, Doc Zane. Unsuccessful Noli Locsin sa kanya dahil sa mga foul. So if you notice, in the last two plays, hindi na siya bumaback up. Naka-frontal face basket at natawag natin ang pagka-atake niya kay Noli Locsin. Well, he has more room to operate. Si Noli Locsin ang tinawagan ng kanyang ika-apat na foul at sinasana sa Itono. Again, another explosion. He's equal his average of 20.5. And we're still 8 minutes and 23 seconds away from the conclusion of this match. The numbers, I really saw the numbers. It was big, you know? I mean, that's a big contribution. Hindi pa lumalabas yan eh. Since he came in sa third quarter, sabi mo nga, I think he really wants to win this ball game. He knows how important he is not to lose 3 in a row. Alam mo, pag rumatsyada, itong Gotos, in the past, meron silang habit na rumatsyada ng halo, ang haba. Kasing haba nung paralo rin nila. And at this stage, you cannot afford that because you're in the semis. 8 minutes and 10 seconds left. Para sa Gordons, pumuposte si Luxin, hindi makita ni Jaworski ang buwang. Ito, ngayon, nabukas si Jaworski. Will he be free? Yes, he does! Jaworski! At ito, sabi niya, iniwanan niyo ako rito, ha? You're sagging down off me, ha? If my son did not make one shot, I'll do it all for him. Papawi ko yan. Sana bumoundary para sa pamilya Jaworski dito. Boundary na siya. Boundary. Sobra na ba? Siyempre sa himpas. Kita na lang, hindi lang boundary, Dr. J. Kita na. Sapagkat nakakaisa si Dudut per game, isa si Jaworski Senior. Hindi nakakaisa. So kita na silang magmang ngayon. And Sonny Jaworski nailing his third three-point shot of the ball game. Good thing. Matapos ng dalawang mahigit, 20 taon sa PBA. Pinitiyak pa lang itira po ito ng three-point shot. Pero yun talaga yung master ng laro kahit dati. Yes. Well, a big besides the drive game, the barreling drive. Now, meantime, nakita mo ang adjustment on the part of the Gordons. They put Marlo Aquino on Nelson Asaitono, which I think is the right move. First of all, Marlo only committed his first foul. He's free from foul trouble. And I think he would be a tough defender for Nelson at this stage, who has changed his style by attacking frontally. Hindi na yung atras-atras. Talk yung huling siyang isa ni Jaworski. Sorry sa mga fans ni Coach, pero sinabi 2 points at 2 points. Yes. So, it was just kaya 78 lang ang score na. Okay. Dito sa atin, hindi rin natin makita na karoon ng signal. Just like what happened earlier, no, doon sa tira ni Nustriata, no, yung kimahari. Ito yung mga yun ni Sonny Jaworski, first 10 years today. Hindi ganito kalapad ang katawan ni Jaworski. Payad siya nung mga una. Pero ngayon, hindi na lumapad. Ano? Well, alam mo naman, as we grow older, every year that you grow older, you're supposed to be lampad. Alam mo, si Pandeja talaga. Alam mo, unless you keep on working out. And, you know, obviously, funny stuff. Playing, he's gone balloon. Because ang kanyang build, at saka yung build niya, is still yung malapad. Dapat, hindi matbayad. So he has to work out.
Masanid sa worksheet. Alam natin ang work ethic niya. Workout, basketball practice, araw-araw, basketball. Sili para doon. Balik kay Alan Kaidik. Ang ganda na execution, pero hindi maganda ang shira. But Alan Kaidik recovers. Sinalo niya si Nori Luxin sa rebound doon, Dr. J. Hindi na tumalong si Nori. Yun ang problema. Ison. Natin nakakaramdam. Kanina pa natin napakansin niya. Nakasundot naman ni Angela Cruz sa pasa ni Son. Yes, you cannot pass that way without really setting yourself up properly. Kasi nagluluwa defense, binigay kay Adela Cruz, short on that shot si Adela Cruz. Short. Humihingi siya ng usok dito sa aking wrist, sabi niya sa mga ref. Alright, so babagsak kay Luxin ang bola. Luxin, hovering. Mabagal ang laban ng San Miguel. Ang problema talaga ng San Miguel, very, very clear. They don't have a center who can really cover the middle, you know, and intimidate those kind of shots. Ang naglalaro ng center is actually Asaitono or a makeshift in Abuda. They're small and not wide body. Ito, humingi ng bola si Asaitono. Buka si Rasela, buka si Kaidik. Kaidik, mabit ng konti. Umigil sa ere, wala. Rebound, nakuha ni Jesse. Labas, Marlo Aquino and a foul given up by Asaitono. Offensive foul ang itinawag ng Kurje. Yan ito, very good angle. Pero, time to break. Hindi natin dito ko yun. Ito, tignan natin ang takot tayo. Ito ko talaga rin, pero Dr. J, parang natural na movement mo yun, di ba, paglulindag ka? Yep, well, this decision is big just, you know. Coach pa rin tingin dito, tawa ng tawa. Hey, in a sense, I really think you appreciate it too, Billy. Pero sumasasport kita naman ang laro. Apat lamang ang lamang ng Gordons. No matter what they do, they can't seem to put away San Miguel, no? Unang dalawang pagkatapat, ang dalawang kapanan ito, parehong sa elimination. Nakita natin kung saan ang napasa beaded by a madami point shot. Ayaw dalawang pag gumagawa niya, di ba? Yeah. But the ball is Jaworski. Bigay ni Harris, so 53. That's long. That's way up. Asa ito, nagbiligay ni Rasela. When he take it, no, binigay niya kay De La Cruz, and De La Cruz finishes. One execution, San Miguel. Gusto niya ng fast break. And the lead is down only two. He's on three. Just one out. Andres Manu Aquino. Inista muna naman. Hindi magala. Pero ano si Noli Loxin? Ito ang ininista natin. Hindi pa rin. Ayaw, magpalista ng putos, Dr. J. What a struggle this has been. A group of Gordons has kept their head above water, but they're a tired bunch right now. Pagod na yan. Ito, pag-gasok ka Jaworski, akindi at bigyan ng konti lakas kanyang kukunan. Malamang ilalabasan siya ni Jaworski ang kanyang sarili. Very possible. Nandiyan na si Baldavid, o si Pito. O si Pito, hindi siya yung old Pito ka rin siya. Well, it's time, slowly, yes. Si Bart yung sinin ng coming up injury. Hindi kayo playing na high level. Kasi nga alam ko magaling na player ako. It takes me time to get myself, my rhythm back when I'm competing against this kind of level. Marali ko naglalaro yan sa tulad na kalahat ng tayo. Sa buo isa, siya nga pinalitan. Global rin dito, Dr. J. Yung kanyang ability to keep up with the younger players. I really believe the only reason he's playing extended in this ball game is he feels that he makes himself up. Wala yung intensity ng right now, they're riding that pressure. And they're still not above San Miguel. They're only on top by 4 points. The worst yung spike plug ng Gordon Sinto sa game na ito. Sa ito, nag-being given the isolation. Pero si Jaworski nandun. Ano, nakaharap ko siya parati. Hindi na siya lumalayo. Napapatid na yun. Andun, Freddy Abuda. Strike the rebound. Kung kora mo, ang daming matalo. Sa lugar na ano? Buti mabilis yan ng konti, Dr. Jim. Ay, reflexes natin. Ay, yan ang mabilis yan. Yan ang dapat, hindi mawawala. Hindi, mabubukulan tayo dito. Kasi ito na with 33 points at 10 rebounds. Kumpara natin kay Noli Luxin. Si Luxin meron 20 and 9 rebounds. Kasi ito na has really kept the brunt of scoring. He's been a taboo guy for them in this ball game. Well, today, Trivia, yung si Miguel unbeaten in the Arquitis victim. 3-0. Dato dito. One time natalo na dito ang Gordon sa first 3 years. 4-point lead para sa Gordon, 83-79. We are the Lapornet and first of the win. Today, inakala natin, talaga rito struggle na to. Yun nga ang nakukuha natin. What happened in the first game where Beatwood beat Central Lucia 75-73. Thank God it's Friday. Pagka Friday pa lang, hindi natatalo itong San Miguel. Yeah, they're just down by two. Asaitono has changed his game completely. Nakakitigla. Yung lumapit si Marlo sa kanya. Marawi called by Coach Sunny Jaworski with 4-32. Mabalik tayo kay Asaitono. Nakita mo yung pagpapalit, Dr. Jim. Nakita niya yung Marlo. Lamang siya ng konti sa mobility. Inatake niya si Marlo. But third point, double game. Sunny Jaworski. Hindi ko pwede sa kita. They need to score. Marlo, mataas tayo, ha? Okay. Bukas na.
Sorry, bumukas ka. Hello, punta ka ron. Pwede rin pasa yung pasa mo dito o 16 to ball. Captain, okay? Labas, ha? Pagkatapos, shot natin ang block. 17 seconds, ha? Shot clock. 17 seconds. Ito, yung time pa i-recall o ulitin, ano? Ito, nakakatakot, Dr. J. Buhos ng puntos. Ang Gordon's 10-1 ang record. With scoring at least 82 points. Almost there, Dr. J. Well, there was a busting like that in the first game. Some two up heads leads to 76 points. And when below, they have squad. Ayan, nakapag inbound na. Ayan, he's going to put it on. And to think, galing sila sa isang 20-second timeout. Yeah, Dr. J was really wasted. But this communication si Val David, yung pinasa ni Jawo, siya naman may papasok. So, you know, kalokohan nga ganyan, record, it may help, but the game situation is completely different. I doubt if none of the teams will score less than 85 here. Lalo na to, semifinal pa, Dr. J. Samantala, tatawagan si Coach Sonny Jaworski ng kanyang ikatlong personal foul on Art De La Cruz. Ang Gordon still one team foul away from entering the penalty and San Miguel nasa penalty na. Yeah, they have 9 team fouls already in this quarter. Pilipinas, magandang gabi, Gordon Spot, San Miguel Beer sa ating Buena Mano. Ng ating semifinals, Buena Mano araw dito sa Araneta Coliseum. Harap na naman sa basket si Atoy Toro. Harap talaga ang Toro, Dr. Zing, nakita mo yung manuluwag yung... Ayan. And so Wolski for the rebound. Hindi sa talon, hindi sa place, positioning niya nakukuha. He's got that short jumpy jump. Yung Wolski, di siya set up si Noli Loxin. Balikan ulit ang Pampo. Okay. So Wolski, pero pinigay kay Valdez. 8-2. Andito si Vincenzo. Sumisi si Vincenzo! At hindi siya nalunod. He's almost really just been able to come up with some big baskets at the right time. That's a terrific play with the time running down. He's on 27 points in 8 minutes. And second point, Arde Cruz. The one is short. And Sainz Jaworski call for the foul. Dr. J, ngayon sa mga sarap ang feeling. Ipakikita sa atin ni Sison. Ni Sison, kung paano yung sisit. Oh, ang galing pala niya sa tirang ganyan, Dr. J. Yung sumisisit muna yung buhelo para makabasket. Ginamit ang panda. Vincenzo Torres, 27 points of the ball game. Yan ang napapansin natin sa ating mga basketball players nowadays. A lot of them are able to glide to the basket. They're hanging in the lang. Area and glide to the basket. People, you know, you see that in Jeffrey Carrasco. Sometimes even in Glenn Capaccio, and well, makikita mo, he did it. Samantala, doon ako missing a crucial free throw. Yeah, so as I can of basket a lot. Gabriel, Glider, no? Gabriel, no? Oh, yeah, well, pero, siguro sa second conference, Greg Glider ulit. Babawi na anak ko. Babalik na yung kanyang kapa dahil nawala yung kapa niya. Siguro rin din sa mga magaling na glider. Naku, dalawang free throw na wala pero nakuha. Si Abuda kept that ball alive. Si Abuda will hurt you in so many ways. Asay Tono, si Abuda. At ball ang itinawag ni Benitua. And that hurt, Dr. J. Oh, that really hurts because let's take a look at that play. I mean, medyo na late step si Marlo pero napasa niya yung gagalaw ni Asay Tono. Si Paolo, Dr. J. Sumabit, pero yung action mo, no? Dr. J, talagang dahil kasama na yun. Parang pwede bang merong give and take na dun sa ganung klaseng sitwasyon? Kaya kaya pa mabilis sa lupo. Anyway, two free throws coming up from Nelson Asay Tono. He's had a big offensive night. Tatlong consecutive misses from the free throw line. Okay, nito. Dalawa galing kay Art De La Cruz, isa kay Nelson. At poetic justice para kay... Para sa si Coach Sonny Jaworski na kinakausap pa si Varela hanggang ngayon. Hindi mo si Varela tumawag na. Dahil si Benito ang tumawag. Benito while nandito sa kabilang side. The first miss ni Nelson Asay Tono in this ballgame. From the free throw. The second free throw natin. Sa 3-point lead para sa Gordon sa 85-82. 3 minutes, 10 seconds. Sino po ang ating final quarter? Anybody's ball. Malbadid din ang banda. Wala. Ang rebound nakuha rin yung Asay Tono. And the team not playing the slack. Not using his teammates. Sumulikod. Andun si Jacruz and Jaworski na called for the foul. He was the defender at saka last line nakita niya bumukas yung foul. So, wala na siyang magagawa kung tumahon. State ang kanyang dating. And that was a very good outlet has given up by the San Miguel team. Valdebid making a very bad decision. You know, because of that, parang nadismaya yung mga kakampi niya. Mabagal ang baba niya. Yun ang ilang problema. No? Yun ang nakikita natin na chinking the armor nito ng siya, Valdebid. Because he's been a hero several times. And katulad nga nasabi namin kasama si Ed Dixon na sa baka. He's beginning to look hero image. Sometimes you look for it. Ooh, Art De La Cruz. De La Cruz missing his third consecutive free throw. Maging maalat pala. Sobrang alat. Eh? Ron Jacobs sa sideline. Meron ito na point out.
Hindi ko alam kung ano yun. May pumasok yun dahil siya baka replay sana dun sa free throw shot. Buti na lang, naipasok niya Adela Cruz ang kanyang pangalawang free throw. It's a 2-point lead para sa Gordon. Pero approaching the finish mark of his body. Jaworski hinahanap si Heaton. Piso ng katawan pa ni Adela Cruz. And he's going to the left. That's not his strong point. Na-overplay yung kanan niya, no? Hindi siya naka-discarte sa kanan. Yung nga, alam mo yung Gordons, parang sila nag-ahabol, sila nag-aapura, hindi siya time to play. Sa ito, nagyan dito, pata rebound na kuha ni Loxin. Yung nabasa ni Loo, ni Malo Aquino yung dito. Yung nabaya, no? All the way. Sabi ko nga, para sila nag-ahabol, sila pa namamadali. Eh. Bukha si Jaworski, thinking three, Jaworski. Go, this one is short. Rebound, nakuha pa ni Jaworski, binigay kibang, tabi ko rin ang sabot. Kapuhan ng wow. Si Paul si Asay Tono. This is the goal ko. Ang isa natin at 24. Take a look at that. Oh, good break ito para sa panig ng Gordos dahil libre na sa fast break yung kabila. That was 2 points kung hindi natawagan ng ganun. Let's see if it's true. It's true. Yan lang ito. Kapit ko sa ni Jaworski. Saka yun na nag-orchestrate ng play. They've got a lot of time to set up the fast court play. Bukas si Mario Aquino. Bumukot. Nakuha na ang kanyang tira. Nakuha ni Asay Tono. Mahirin yung buwan Asay Tono dun. Last 2 minutes brought to you by New Premium Dry London Gin. Looking for the equalizer because of huling 1:45 of the ball game. Both teams are in the penalty right now. They're going to Asay Tono against Marlo Aquino. His backup is getting nowhere. Oh, almost here. Now, okay, Mara. At dediretso na ngayon, ang Godot atake din ginamit ang banda. Wala na, kuha ni Valdavid. Ang Valdavid iintay na yung kanyang mga kampi. No, sabi sa'yo, hindi ganun klaseng player yan eh. Pero good thing for them, the other team is in the penalty, di ba? So he would to the free throw line because of the penalty situation. Siya. At ni Jaworski. Si Piansa, dahil nung wala nung tinira niya yun, parang natulala siya. Alam niya, mali yung ginawa niya, nag-aapuro siya sila lamang. Eh, parang sagat, he lost a little confidence. Pero, ito si coach eh, di ba? And Valdavid missing the free throw. Well, walang kumpihansa. Kailangan kalimutan niya ito. Mabigat itong pag-indi sa pansin si Valdavid. Ito kakaibang klaseng free throw as we see Godos missing 3 free throws dito sa fourth quarter. San Miguel, not too far away. Ayan pa isa. Wala na kumpihansa si Bale. That's why he missed those shots after, you know, those movements there previous to that. Ano ka mabangon? Yan ang kailangan gawin ni Valdavid. Gordon still up by 2 points. They go to De La Cruz against Jaworski. No double teaming, ha? No double teaming, ha? Ano yung tatawag? Counted. Foul. Counted. Natira. And a foul on Jaworski. Yes. Jaworski goal for his best. First and foul. I'm really surprised they did not double team. Pupunta nila si Art De La Cruz against Jaworski at the post if they're not going to double team. Meanwhile, Musre is coming in to replace Alang Kaibig. Ang laking bagay nito, Dr. J. Napakalaking basket na yun na in-score ni De La Cruz. Mga, looks like Jaworski. And he has a 3-point play. And napakalaking misses that Valdavid did from the free throw line as well as the layup of Marlo Aquino previous to that. Ang hirap ng ahon ng Gordon's Dr. J. Kasi pare 85. Walang halang. And rebound to Marlo Aquino. Ito si Valdavid. Kailangan makarecover siya. Wala yung composure niya. Wala yung discarding niya sa sarili niya. But just call the play. He's a point guard. Just call the play. There are a lot of other players who can score in that team, including this guy who's in the top corner. But there will be another foul. So Loxin goes to the free throw line. You can see the frustration kay Nolly. Sarata ni Dr. J na hindi kasing alhag, no? Yung lang na hindi nagdaan dito. Napansin natin yan last game nila kung saan sila natalo ng Mobile Line. Ito si Nolly Loxin with 2 free throw shots. Si Nolly Loxin dito sa ballgame. Ito, not bad. That's 20 points and 10 rebounds. But he has 4 personal fouls. Ito, matitesting na naman yung kamay pamula sa free throw line. 20 points and 10 rebounds certainly is already a good night, no? For anybody. No? And Nolly has the chance to give them an important lead, but they continue to miss from the free throw line. Nolly Loxin, a 62% free throw shooter. 62 of 100 shots. Oh, that's up to you, no? Alam mo, when the pressure comes, that's when you begin to miss free throw shots. Kahit sabihin mo na wala kang tao na nasa harap mo. Now, he's been doing so well previous to this. He was 5 out of 7, 6 out of 7 when he missed this one. Marlo Aquino for the second free throw. Tatlong putal. Wala. Rebound na kay Marlo Aquino. Kinalok ni Marlo Aquino. Ay, ito today, Dr. J. Big offensive rebound follow-up. Big offensive. Damang ng dalawang Gordons. Magpabalik kami.
reset ang Gordons, meron mang tatlong baon na timeout ang San Miguel isa na lamang at parehong kukunan na sa penalty. So yes, baka mahaba pa rin 48 points 7 seconds yes, you know, obviously after those timeouts we use it for the players are really tight. Of course momentum is on their side, they have a 2-point lead. San Miguel obligadong to come out ng timeout and to bring back Alan Kaidin also into the ballgame. Si Marlo Aquino nakascore kanina ng follow-up of 2 minutes by Marlo or by Maxine. Big follow-up shot like I said. Both teams are here penalty though. Asin is going to attack Balgabit. He's going to get away. Pinalik si Asaitono. Asaitono bumitin ng kanyang back. Wala. Ano si Freddy Abuda. Bagsak si Jaworski. Bagsak ni si Abuda. 29 seconds to go. 87-85 ang score natin. Gordon's namang ng dalawa. Asaitono foul ang itatawag itong free throw shots will be awarded. Nelson Asaitono of a foul by Marlo Aquino. Both teams are in the penalty, so Asaitono going to the free throw line. These are important free throws with only 22.5 seconds left in this ball game. Pag Jaworski, ito ng concern sa kanyang mukha. Asaitono, two free throw shots. Si Asaitono before this ball game, kung accuracy lamang sa three-point, another sa free throw line na pag-uusapan, 82% free throw shooter sa Dr. J. Yes. Well, he's a very decent free throw shooter, pero minsan sa free sticks at his face. Pinatapon na yan. Yeah. Even if you're very poor, bigla naman matapang ang loob mo. Why, di masama, 90% this ball game. Look at the points, he has 36 and 13 rebounds. Makes that first. Wala naman si Mostre para kay Alan Kedik, obviously for his purposes. Ito yung sinasabi natin, strategic substitutions ng kukunan. Well, if Asaitono misses it, it's going to be a very important rebound right for the clubs. 87-86. Asaitono. Marami pang time at ang Gordon. So, pag pumasok po, we might expect him to call at least one of those three that they have left. Pero hindi, sa... And a quick timeout ng Gordon. Hilingi. Papabalik po kami. Score ang oras, 22.9 seconds and Sonny Jaworski opting to inbound his line dun sa kabila court. Well, a lot more space. Sabi nga ni Jacobs, huwag na tayo mag-press. Baka makalusot pa yan mga yan eh. Yan muna tayo sa half court. Konting pressure pero half court tayo. Eh si Ante La Cruz, pressing on his own. Tabla panalo ang sitwasyon, Dr. J. Para hindi maagawan. Yes. Ito sa bumawal tayo. And Baldovito king at the shot lang. Maybe he can be the hero again. It says sinisigaw, five. Sinisigaw na. Ayan na, hinahanap nila si Eason. Baldovito ang umatake eh. At nakakuha ng foul. Oh, big call. Pero hindi pa rin tapos. 2.5 seconds. The play was for Heaton. You can see Jaworski. Tumabase. Yeah, screen for him. Pero nakita ni Baldovito yung pagkakataon na sumaksak. So he went straight in. Nakita ko nina kung paano binitbit minsan ni Jaworski si Baldovito. Yeah. Parang gisingin, no? Pagganahin yung dugo niya. Kung pwede, sasampalin niya. Gising na lang, Pantor. Kailangan natin ito. Tapos na yung kanina. Hindi kita naman pinagagalitan doon sa mga misses mo, eh. Basta ito. Ito, dito ka magpagaling. Before this free throw shot or shot, 0 of 2 si Baldavid. At ito ang free throw shooting ng magkabilang kapunan dito sa quarter na ito. Parang mailap sa kanya yung Araneta. Eh, no? Parang kasi hindi yata sila masyado nag-i-insayo dito. Oh. I know for a fact they practice at Buneta. Eh, pero dito hindi yata sila makakuha ng booking. Hindi natin nakikita yung 0 of 2 ni Baldavid. Pero may timeout pa yun. Ha? May pero timeout, timeout pa yan. And David, pwede rin niya mag-miss na ito. Magkakagulo na sila rito. 2.5 seconds na lang. Well, ito ang decision dito. Ni Miss Bago, ipapasutok ni David. Nakuha ni Loli Loxin. Ipinalo up. At doon, nagtapos ang laban. Ang score, 88-87. Nanalo ang Gordons again on the heroics of Val David. At Sari Jaworski lumapit kay Ron Jacobs sa gitna. At silang dalawa ay nagpapakalitan ng congratulations. San Jaworski ay nakita natin na talagang kakaiba ang inilaro dito, Dr. J. At kasama ni Anthony Suntay, si Dr. J, itong si Big J na talagang kakaiba ay pinakita nito. Yeah, part of the players in the game. Actually, they're the other one, hahanapin pa nila. Anthony! So, okay, maraming salamat. Una sa lahat, sir, na kinarinig natin dito. Coach Sunny, yung sigaw ng mga tao, tutuwa siya sa nangyari ngayon. Coach, pag-usapan muna natin, did you really ask Baldavid to miss that free throw? Hindi. Na-miss lang. Na-miss lang ba talaga? Na-miss lang. How big was this game for you? Kasi you're coming off back-to-back losses. Sinasabi ng mga tao, you were reeling, kailangan talaga manalo ngayon. Well, you know, semis to eh. So, obviously, you got to win as many games as you can. But the games will come one at a time. So, every game should really be put on. And,
tulong-tulong. So, kumusta naman po yung outlook niyo dito sa semifinals? I can't ask for anything else. Nahalo tayo ng presyente. So sana tumuloy-tuloy pa. Oh, saka nakakatuwa yan. Sa lahat po ng mga nanonood, nako, maraming salamat sa pagsubaybay niyo ng debate. Lalo na yung pag-cheer niyo sa amin. Malaking bagay po yan at sa mga nandito. Sa lahat sa inyo. Salamat, salamat, salamat. Okay, coach, congratulations. We're gonna take a break. We'll be right back after this. Started this meeting, so it was just one to get lead. Is there a lot of good things going for you guys here in the semifinals? If we can take everything one game at a time, just like... Yeah.